Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo nang kalimutan i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawin mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or share. Moments later. Siyempre, first dive, warm up dive, at check na rin ang ating visibility. At eto nga, sobrang labo, parang may gatas at parang may alikabok ang ilalim ng dagat. Alanganin talaga dito sa spot na ganito pag sobrang labo. Madalang pang isda, kaya ang hirap makakita ng kasakali man na may makikita tayong target. Malamang ito ay magiging mailap. May kasama nga pala ako nyan, si Pusoy tsaka yung pinsan ko si Pato, yung nakatingin sa akin. Pero hindi pala ako kita nyan sa ilalim dahil madilim daw o malabo yung dagat. Isang oras na nga pala kaming namamana nito o naninisi dito. At dito pa lang sa area na ito ako makakakita ng target at magiging ating first catch. Isang Maori sea perch o kanlay. Nakatingin na pala sa akin habang pababa ako. Mabuti na lang hindi siya ganun kailap. At nakuna natin ang tamang range bago natin pinana o tinira. Mabuti nga hindi niya na isabit nung ipinasok niya sa bato. Tsaka yung sima pala o flapper ng ating pana hindi nakatago sa kabila dahil bumangga siya sa bato o sa coral nung pagtira ko. Mabuti lang naglock doon sa ilalim. At sobrang saya ko nung naiangat ko na yung isda dahil ngayon pa lang ako nakahuli ng ganito kalaki sa spot na to. Hindi ko ina-expect na may ganito pa pala kalaking isda dito sa spot na to dahil nung mga nakaraang taon pamamana ko wala talaga akong nahuli dito dahil talagang ganito ang itsura nito, sobrang labo at halos gabi-gabi may namamana dito. Another dive at another pagsisid. At sa pagsisid natin na to, hindi ko ina-expect na mayroon tayo makikita na isa pang dream fish o hindi pa natin na-unlock na uri ng isda. Isang diamond tribody. Kaya agad akong nag-squid hunt para bumalik kasi papalayo na yan siya.
Dalawa sana yan sila, kaya lang eh, ito na pinili ko dahil ito yung mas malapit at mas naunang lumapit. At ang lakas pala ng isda na to. Kaya ang ginawa ko eh, hinigpitan ko na lang yung tali ng aking boya. Kaya lang eh, isinabit niya pa rin dun sa bato o sa corals. Kaya nagpa siya ako na umakyat na lang kaagad at mag-recover para matanggal natin yung kanyang pagkakasabit dun sa ilalim. Pasensya na mga ka-adventures at ngayon lang natin ay upload ang video natin na ito dahil sa hindi nag-save yung ating video matapos ma-edit at struggle talaga at kalahating araw kong kinintay na mag-save ang video na ito para may upload, kaya lang eh wala talaga, kaya nagpasya ako na mag-edit na lang panibago. At eto na nga, napapanood nyo na. Kinabukasan, agad kong pinuntahan yung spot na sinasabi nila na mayroong lubog daw na lansya dito. At eto nung narating ko na nga eh, sobrang labo. At ang nakita ko dito ay dalawang lansya na lubog. At ito lang yung ating naging unang isda dito. Sinalubong kagad tayo ng isang surgeon fish o labahita. Medyo goods na rin kaya tinira ko na. Pang dagdag pa ito sa pangulam. At sa sumunod na dive, dahan-dahan ang lumalabo talaga. Wala na tayo halos makita. Gusto ko pa sanang mag-drop doon sa pinakailalim para makita o doon sa may gilid ng lansya na ito. Tingnan kung may mga nakasiksik na mga luba o mga lapu-lapu nandiyan sa gilid ng lansya. Kaya lang eh, nakakatakot. Sobrang labo na. Baka kahit may dala tayong flashlight, hindi rin natin makikita. Kaya umaho na muna ako nun. May nahuli rin nga pala kung isang ano dyan, rainbow runner. Hindi ko na lang nakuna ng video. Gusto ko sanang i-explore itong lansya na ito. Simula doon sa unahan at hanggang dito sa parting hulihan ng lansya. Kaya lang eh, dito ako lagi napupunta sa gitna dahil wala ngang palatandaan. Darating tayo sa ilalim eh, nandito na dahil wala tayo makita galing sa itaas. Sayang ang pagkakataon na ito. Ang labo rin kasi ng dagat. Sana sa susunod na pagbalik ko dito eh, machempohan kong malinaw. Kasi sa tingin ko eh, mayroon talagang isdang malaki dito na naninirahan o nagtatago. At another seasid niya eh, another dive. Eto na, ang bumungad sa akin. Sobrang labo na. Wala na tayo halos makita.
Yan, nung pag-ahon ko dyan eh, nagsabi ako kay Kuya Marlon o sa kasama ko na sumubok kami sa mga panganto na lang. Baka doon magkaroon kami ng isda. Hindi nga lang pala ako yung namana sa spot na to. Meron tayong nakilalang bagong kaibigan, isang Spiro din, na taga rito sa Puerto. Sana sa pagbalik ko eh, magkasama kami. Magkasama kaming namana at marating yung mga spot na gusto kong puntahan dito sa Puerto. Dahil meron akong ibang mga bahura na alam nung dito pa ako nakatira. O nung dito pa ako naging isda. Kaya lang eh, hindi pa tayo marunong mamana ng panahon na yun. At eto na nga, nandito na tayo sa panganto na area. Malabo pa rin pero ayos na rin. Hindi katulad nung nandun sa may nakalubog na lancha. Talagang sobrang labo. At dito sa area na to, may mga bait fish na ako nakikita. At ito din pala yung spot kung saan ko nahuli yung Maori sea perch o kanlay. Ang nakita ko dito ay yung kanyang kasama siguro ito. Isa rin Maori sea perch na medyo maliit pa. Kaya lang eh, nung akin ang inasinta o titirahin eh, agad namang lumayo. Dahil natakot siya, baka nga naman maisunod na siya sa kanyang kasama. Nag-abang na lang ako ng mga ilan pang segundo sa ilalim, baka nga naman may dumaan pa dahil may mga bait fish. Sayang naman yung pagkakataon na nandito tayo sa ilalim. Kaya mag-abang-abang na lang muna tayo. Another dive, another pagsisid, at nagmamasid pa rin tayo kung sakali mang may isda tayong makita na pwede maging target. At yun, may napansin niya pala ako sa parting ibaba na yun. Meron ako nakita na hiwalay na bahura o bato. Kaya nagpa siya naman akong umahon para makapagpahinga at mabalikan yung hiwalay na bahura na yun. At matingnan kung ano pwede maging target. At eto sa pagbalik ko, hindi ko siya agad napansin dahil malabo ang dagat. Kaya nung pagharap ko na uli doon sa bato, nakita ko na meron palang talakitok na paikot-ikot at ang amo niya. Kaya nag-speed hunt ako para hindi na lumayo at ating matarget, nating matira. At ating namaanaan. Ang ganda na sana ng pagkakatama, akala ko stone shot. Hindi pala. At ang lakas, mabuti na lang eh, hindi niya na isabit.
Pagkatapos ko palang ma-secure ang isda na yan eh, nagaya na akong umuwi sa kasama ko kay Kuya Marlon dahil tanghali na, magluluto pa ng ulam. At yun, nilinis na para maparte-parte ang isda. Shoutout pala kay Tito, kay Totoy Arlans. Happy Father's Day nga pala sa lahat ng mga tatay dyan. Kadulas pala ng dan niya dyan to. Nga kaya dyan, dyan, kaya mag-ano dyan. Diba? Hawak ko siya hawakan. Baka may hawakan yan dyan. Dulas tuloy ako. Papang, nadulas din dyan. Hawran nga, dulas rin pagbaba ko dyan.